Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Biyernes, 21st linggo sa karaniwang panahon. At kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Natatanging panalangin para sa ating mga OFW, lalo na sa bansang Hong Kong, at para sa mga nakikiisa sa atin sa pamamagitan ng 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin. Upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbinyag, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan upang sa gayoy hindi mawala ng kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Sa mga napapahamak ang mga aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan, ngunit sa atin na mga iniligtas,
ito'y kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang katalinuhan ng matatalino. Ano ang kabuluhan ngayon ng marurunong, ng mga iskriba, ng mahuhusay na dibadista sa daigdig na ito? Ipinakikilala ng Diyos na ang karunungan ng salibutang ito ay kamangmangan. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya itinulot na siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng karunungan ng sanlibutang ito. Sa halip, minarapat niyang ang mga nananalig sa kanya'y iligtas sa pamamagitan ng mabuting balita na aming ipinangangaral, ngunit ipinalalagay naman ng sanlibutan na isang kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng kababalaghan bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus, isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hintil. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo at Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat inaakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungan higit kaysa lahat ng karunungan ng tao, at ang inaakala namang kahinaan ng Diyos ay lakas na higit sa lahat na kalakasan ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugin ang alpat, awitan ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginoon tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang binabalagkas niyang mga bansa, Kanyang nababago't winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Magsitayo po ang lahat. At sumaiin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinhagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan, ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'y matatalino.
Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino'y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng pagdating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo." Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan eh. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat." Tugon ng matatalino, "Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo." Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga nakikiisa sa atin via live streaming. Alam po ba ninyo kung kailan kayo papasok sa langit? Baka ho merong nakakaalam sa inyo. Sabihan niyo ho ako at baka alam niyo rin kung kailan ako papasok sa langit. Mga minamahal, isang katotohanan para sa ating lahat, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Pero katunayan na hindi ka makakarating sa langit kung hindi ka mamamatay. Kaya ho doon sa mga takot mamatay, abay habang bata pa kayo, isipin nyo na mangyayari yon. Eh gusto natin lahat pumunta sa langit. Ay ang tanging paraan ng pagpunta sa langit, unang-una, kailangan nating mamatay. Kaya hindi dapat magkahiwalay ang dalawang iyon. Kung gusto natin ng langit, dapat ginugusto din natin ang kamatayan. Ang tanong lamang, kailan yon mangyayari? Yun ang pinag-uusapan sa mabuting balita ngayon. Walang nakakaalam. Kaya nga, ang paanyaya sa atin ay di maging matalino tulad ng 5 dalaga. Naging matalino. Naghanda. May paghahanda. Yun ang isang bagay na kaya nating gawin. Ang kamatayan, walang sino man sa atin ang makakokontrol noon. Hindi natin pwedeng piliin kung anong uri at kung kailan. Pero ang pwede nating gawin, paghandaan ang kamatayan. Ay, bit ba pinaghahandaan ang kamatayan? Dahil nga po, ang kamatayan, ang unang pamamaraan upang makapasok sa langit. Pero, tandaan po natin, ang kamatayan din ang unang pamamaraan upang makapasok sa impyerno. Kaya mahalaga ang paghahanda. Ang sunod na tanong at mahalaga, paano natin pinaghahandaan ang kamatayan? Matagal po kasing panahon na kinatatakutan ang kamatayan. Mga minamahal, lalo kayong medyo gagraduate na sa buhay na ito, abay dapat pinaghahandaan nyo po ito.
dahil ito'y katotohanan ng buhay. Huwag kayong matakot mamatay. Ang matakot kayo, yung hindi nyo mabago ang inyong masamang ugali bago mamatay. Yun ang nakakatakot. Dahil sa mga nakahanda, sa mga naghanda, pagkatapos mong mamatay, langit ang ibibigay. Pero sa mga hindi naghanda, pagkatapos mong mamatay, impyerno ang naghihintay. Kaya ang tanong, paano mo pinaghahandaan ang kamatayan? Ang mga dalagang naririto sa mabuting balita, nagdala sila ng ekstrang langis. Anong ekstra mo sa iyong buhay? Ito'y tinutukoy natin sa mga gawang kabutihan. Kaya nga po ibinibigay sa atin ang buhay na ito para unti-unting maging mabuti, unti-unting maging mabait. Kaya huwag nating sanayin ang ating sarili na habang tumatanda, mas sumusungit, mas dumadamot, mas nagiging magagalitin. Dapat habang tumatanda, unti-unting nagiging mabait, unti-unting nagiging mapagbigay, unti-unting nagiging mapagmahal. Dahil yun ang tanging pamamaraan para paghandaan ang kamatayan. Ngayon, ang langit ba ay makikita lamang natin pagkatapos ng kamatayan? Paghahanda para sa langit ang buhay na ito. Sabi ng Aral Batanggenyo, number 723, ang lokal na katesismo dito sa atin, langit na rin ang puso ng sinumang ang Diyos ay nananahan. Kapag ka nasa iyo ang Diyos, walang lugar ang kadamutan, walang lugar ang galit, walang lugar ang inggit. Oo, minsan nagkakamali, pero pag nasa iyo ang Diyos, gusto mo laging maging maayos ang mga bagay na nagawa mong mali. At yun po ay langit. Huwag kayong umasa at huwag lang maghintay na ang langit ay kapag kapiling na ang Diyos, doon, sa itaas, tama naman iyon. Pero habang naririto sa lupa, pwede nating gawing langit ang ating buhay. Unti-unting lumalim sa pagmamahal, magpatawad, bawasan ang pagiging masama. Sapagkat kapag kaganoon, nasa lupa pa lamang, langit na ang pakiramdam. Madali po ba iyon? Mahirap po iyon. Sapagkat sa lupang ito, sa buhay na ito, napakaraming mga tao at pangyayari na susubok sa iyong kabaitan, susubok sa iyong kabutihan. Nandiyan ang iyong mga kapitbahay na walang ginagawa kundi bantayan ang iyong maling ginagawa. Nariyan ang iyong mga kasama kahit sa bahay na walang ginagawa kundi painitin ang iyong ulo. Pero ang mga tao at pangyayaring ito, bahagi ng paghahanda upang malaman mo hanggang saan ang kabutihan at kabaitang tinataglay mo. Mga minamahal, sa banal na misang ito, kapag naramdaman natin si Kristo sa ating buhay, yung kapayapaan, yung kapanatagan, yung kasiyahan, ito po ay langit. Pero ang mahalaga, hanggang kailan natin laging paghahandaan ang langit, ang tunay na lugar kung saan makakapiling natin ang Diyos. Kay Kristo na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya. Sabihin ninyo, Panginoon, gawin mo po akong mabuti. Tulungan mo po akong maging mapagmahal. Tulungan mo akong magpatawad. Tulungan mo akong tumulong sa iba. Upang narito pa lamang sa lupa, mapaghandaan ko na ang tunay kong tirahan, ang tunay kong buhay, ang langit sa piling mo at ng lahat ng mga banal. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkup, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagbubugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalamit ka, sumahin ang ngalan mo, mapasa Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang. At kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa pambansang Dambana. Ikalawa, bukas po, 31 ng Agosto, ay darating dito sa atin ang mahal na Birhen ng Loreto para sa kanilang gawaing Dalaw Loreto sa Luzon. Dadating po siya ng 11:00 ng umaga para sa ating welcome rites at mananatili dito hanggang September 7 pagkatapos ng 7:00 ng umagang misa. May pang-araw-araw pong pagdarasal ng Santo Rosario para sa kanyang karangalan. Siya po ang reyna at ina ng Sampaloc, Maynila at patrona ng sunog at ng mga sakuna. Kayo po ay pumunta dito at bumisita, makaisa sa mga gawain ng kanyang pagdalaw. At aming ipinagbibigay alam sa inyo na ang ating healing bundle ay available sa ating mga stores. Ang ating pong healing bundle at ang langis na kasama nito ay may halo at patak ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Santo Padre Pio noong siya ay nabubuhay pa. Nawa sa pamamagitan ng ating healing bundle, tayo ay lalong mapalapit sa Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Maraming salamat sa inyo ang ating sunod na misa mamayang 10:00 ng umaga. Inaasahan naming inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan ng panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil at mga healing bundle na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, gawing langit ang buhay dito sa lupa. Salamat sa Diyos. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas, available na po ang mga rosas sa may extension ng ating main church.